agad natin ang ano, Christmas na sa kantahan nila. I love it. Thank you. Thank you for having us. Pero actually, di lang uso ngayon yung mga holiday songs, diba? Mm-hmm. Pati may mga hugot din this Christmas, actually. Hugot songs din kahit Pasko? Hugot? Oh my ano gosh. Okay, and today, sasamahan tayo nila Ken, Rita, and Kyrie, no? Kasama ito ang tungkol sa... Magkakasama lang kayo. Okay. Guys, puro Christmas hugot ngayon. I love hugot. As in... Bakit iba? Di ba yung mga iba ayaw ng hugot? Pwede ko love mo. Kasi yung hugot, nakaka-relate, di ba? Yeah. Ah, ako lang yun. Oh, see? Nakaka-relate ka na sa hugot? Kasa. May pinapakita. Ha. Yung ano ba ang ideal, perfect Christmas? Ako para sa akin, basta kumpleto yung pamilya. Ako po, yun din po kasi family. Family is life talaga and mm-hmm. I think kahit simple, basta kasama yung family mo is perfect. For me, ano, pag may peace lahat. Kasi hindi naman lahat nakukuha yung peace, but you know, mm-hmm. if everyone has that, that's everything. Eh, kayong dalawa, para sa inyo, what is your idea of a perfect Christmas? Perfect Christmas kasama yung family for sure. Family. It doesn't matter kung nasaan ka, kung anong gawin mo, yeah. Basta as long as with your family. Kung pwede kayong mag-set up ng isang perfect Christmas, ano yung mga gusto ninyong mangyari for that day? Ako po siguro mag-out of town kami. Mahilig po kasi kami mag-adventure ka na. Ay, talaga? Oh, yes! Yes! Ay, ang saya no. Okay. So, how about you, Ken? Gusto ko sa New York. Oh! Oh! NYC! Yeah. Oh my gosh, ang lamig! Lamig! Sobrang sarap ng Christmas. Ang saya! So, nung na-experience ko siya, parang sabi ko sa sarili ko, dadaling ko yung family ko dito sa Christmas. So, I'm looking forward to that. Na sana mangyari siya. Mangyayari yan! Amen! Mangyayari yan! Let's do this! How about you, yung family po kasi namin, we're all performers kasi. Kaya from dun sa mga tita-tita ko. Mm-hmm. Kasi diba may lolo is Terry de Guzman. And mm-hmm. sila magkakapatid noon, hindi daw pwede sa kanila hindi marunong sumayaw o mag-perform. So hanggang sa generation to generation, lahat kami... Na-pass down yan. Yeah, lahat kami sumasayaw, may kumakanta. So every Christmas, nagsiset up kami ng little stage, you know, sa bahay namin. Ay, ang saya! Tapos, as in, ano yun, kung sino gusto mag-perform nandun. So parang ako, iniisip ko yung mas malaking... Venue? Oo, tapos yung mas prepared, yung para masasabi mong show siya talaga. Ay, ang saya. Libre? Free show? Oo naman! Seriously, like every year, yung mga kapitbahay namin, nakikinood sila talaga, tapos lumalaman sila. Uy, gawin nyo yan! Maganda yan! Tapos free concert, free show. Diba pag Pasko gusto natin yung, basta nga magkakasama yung pamilya. Pasyal-pasyal tayo to. Tapos nood-nood sila ng concert. Gusto ko sana yung kasama nila ako doon, pero masyadong kagalingan sa pagkanta at sa pagsayaw. Ano? Kayo na lang sumayaw. Hugot, pero nakaka-relate. Nakaka-relate ka na? Baka kayo, di ba, nakaka-relate na may namimiss kayo sa during Christmas. Hindi naman ako, baka sila makarelate. Siguraduhin mo lang sila, hindi ikaw. Ay, sila, hindi. Yes, yes, mommy. Naman itong episode ito, parang marami akong nagugutin dito. Ano lang to, pang hugot-hugot lang. Oh, sige, na lang ha. Sino ba ang mamimiss ninyo or namimiss ninyo tuwing Christmas? Ako, I'll go first. Of course, my father. He died 3 years ago. So, yun. And also, my mentor, si Tito Rico. He just died. So, yun. It's, you know, it's the first Christmas na wala siya. And parang yung feeling na magkasama na sila ulit pero sa ibang lugar. Mm-mm. So, na no more pain, yes. Just happiness. Yeah. Just happiness. How about you, Ken? Ang mamimiss ko yung ginagawa namin family kasi yung papa ko na diagnose siya ng stage 2B cancer. So ngayon pili lang yung mga pagkain niya. Mm-hmm. So kami bilang suporta sa kanya, gusto namin siyang sabayan. That's so nice. So, nakakamiss lang kasi yung family namin mahilig talaga kumain eh. Yeah. Kahit na ano. Huwag natin isipin ng medyo slight healthy. Walang ganun. Lalo pag Christmas. Eat all you can. Pero at least, magkakasama pa rin kayo. Yun ang pinaka-importante. Diba? Yun naman ang pinaka-importante. Parang, at saka maganda yung ginagawa ninyo na yung support ninyo sa daddy ninyo na, kumbaga parang sa isang pamilya may nagda-diet,
Damay-damay na. Parang, para tulungan natin siya. Kasi mahirap talaga mag-diet, ah. Para matulungan naman natin yung isa sa mga members ng pamilya. Halika na, mag-join na rin tayo. Yes. Kinakailangan mag-cut down sa kanin or sa sweets. Samahan na natin, supportahan natin. Yeah. Para, diba? Totoo po. Mas masaya. Yeah. Okay, how about you, Kyril? Meron ka bang mamimiss? Namimiss ko po family ko kasi nandito nga po ako to reach my dreams and nandun sila sa Iloilo. Why? Siyempre po, nagtitipid din po. Okay. So, phone na lang? Usap? Yes. Mag-video call? Video call. Pwede. And I miss my dad din kasi he's working abroad. Ah, yung dad mo naman na... Yes. So, pag ganun-ganun pala kayo. So, conference call kayo. Uy, maganda yun. At least itong Pasko, you're gonna do something different. Yeah. Mag-video call kayo dahil yung daddy mo nasa abroad. Ikaw, nasa Manila. Yung ibang parte ng... Yung pamilya mo, nasa Iloilo. Ay, ang ganda nun. Wala na. Kasi parang ako kasi, palaging pag merong hindi masyadong magandang nangyayari sa buhay natin, lagi akong, lagi kong sinasabi sa kanila, tingnan natin yung positive. Brighter side or yung positive side. So, lagi ko din, although mahirap, syempre pag may problema tayong pinagdataanan, diba ang hirap na to look at your blessings, to count your blessings. So, at least, you guys are still together, not physically though, but everyone's okay. So, gawa tayo ng ano, ng idea na first Christmas natin na malayo tayo. So, let's do something exciting na para lang, diba? Para lang to motivate each other. Para lang maano na, let's celebrate Christmas na masaya. Basta happy. At lugutan. At ngayon naman mag-o-offer naman si Ken sa atin ng konting comfort food to balance things out. So, ngayon naman gagawa si Ken ng oatmeal aruscado. Yes. Ano ba ang ating mga ingredients for that? Sobrang simple lang. Meron lang tayo dito. Oatmeal, chicken, chicken broth, ginger, yan, ginger, onions, garlic, olive oil, turmeric, at healthy-healthy pa. Healthy-healthy. So, okay. Start na natin. Ito, may question ako sa inyong tatlo. Kung meron kayong major wish na gustong matupad ngayong Pasko, ano yun? I still wish for peace, love, and joy for everyone. For everyone. Kasi di ba pag Pasko, parang di ba tayong pamilya, kahit na anong meron tayo, kung may tampuhan man yun or so whatever, pag Pasko, nawawala siya eh. Kasi sabi mo, Pasko naman, sige na. So, automatic siya, di ba? Instant, na nagiging okay lahat magical. Yung mga kung ano yung dapat ayusin. Totoo. Parang iba talaga nadadala pag papunta na talaga yung papalapit na yung Christmas o yung December. Parang, ang saya-saya mo lang. Kung nakakita ka ng mga Christmas lights, parang napapangiti ka kahit na super duper traffic na mga pasta, mga bilihin. Pero pag nakita mo na yung tree, parang, kung nakakita ka ng parol, di ba? Papapangiti ka na lang. Ikaw, Kyril, anong, if there's one wish na gusto mong matupad? Yung major wish ko is makasama ko yung family. So it's either pumunta ka ng Iloilo or silang dalhin mo dito. Okay. Okay. Ako, ang pinaka-major wish ko ngayong Christmas, o yung wish ko sa araw-araw, maging cancer-free yung tatay. Aww, that's so nice. Yun lang, wala nang iba. Kasi yung isa natupad na, yung my special tatay. Dream mo talaga yun. Dream role ko talaga yun eh. So, I'm so blessed and thankful na... Nabigay sa'yo. Nabigay sa akin ng GMA Network to. Dream role mo naman siya, diba? Gusto ko makausap si Bonnie. Ayan na nga. Ate Carmina, ang ganda mo eh. Nagagandaan ako sa'yo. Nagulat ako eh. Hi, Boyet, nagluluto ka, diba? Sino-sino kinukuda mo dyan? Umayos ka. Eh, pinagluluto ko si Ate Carmina. Gusto niya ito na aros kaldo eh. Boyet, pwedeng explain mo kung ano yung ginagawa mo? Si Boyet, ah. Ginagawa ko po yung ito na aros kaldo na oatmeal po. Paborito ko po kasi ito eh. Tsaka malusog po sa katawan. Ang galing mo magluto. Na panaginipan ko lang po. Ang galing-galing. Ang galing mo naman, Boyet. Kasi lagi niya ako inaasar po eh. Oh, gwapo ka, di ba? Thank you, Aubrey, ah. Maglutok na lang, susunog na yung dinuluto mo. Nakakaloka ka talaga kahit kailan. Hindi ka na natuto. Ano ba yan, Boyet? Nakakahiya kay Ate Carmina ang ingay natin. Ate, bakit kapatid mo siya, ate? Kasi mukha siya ang bata eh. Oh! Mahal ko na si Boyet. Di nagsisino
nangyari dyan? Nilagay mo na ng tubig. Yung broth, nilagay na natin yung chicken nilagay broth. Nilagay yung chicken broth. Tapos, gusto ko parang nahihilo na ako sa kausap ko kung si Ken ba o si Boy. Nahihilo na din po ako eh. Nahihilo na kasi ako sa pawis mo. Thank you. Oo, nauusiyang na ako. Thank you. Oh, na, pinunasan ako ni Ate Carmina. Oh, eh, kasi naman mainit dito sa kusina namin, naka-jacket. Ginusto mo yan eh. Ginusto mo yan, diba? Napapanood ko lang po kayo dati eh. Huwag mo nang sabihin kung kailan. Kailan? So napapanood mo ako dati. Ilang taong ka nun? Mga 5 years old po. 5 years old. Ilang taon ka na ngayon? 25. Hindi po. Hindi ko po sure. Napasarap yung kwento.